Yon! So, what's up mga ka-under? Andito na naman tayo. Siyempre, ano po ba? Pag nandito tayo sa kwarto na to, so alam nyo na, hindi na naman tayo nakalabas. So, yun nga, kakatapos lang natin mag-look, ha? Sinulungan natin si Commander. So, siyempre, kaya nga tayo under. So, yun. Ano ang pag-uusapan natin ngayon? So, 10 katangian para masabing isa kang kamote. So, yun. Bago ang lahat, lumangi ba? Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe. Tapos, mag-iwan ka na rin ng comment. No? So, baka may masabi ka dyang maganda. So, okay lang din naman kung wala kang masabing maayos. So, mainit. So, yun nga. Huwag na nating patagalin to. Tara na! Babala, ang mga sasabihin ko dito ay pawang experience ko lamang sa kalsada at walang sino man na pinapatamaan. Kung tamaan ka man, bahala ka na sa buhay mo. So, ayun na nga. Usapang kamote nga. Ano ba yung mga bagay o mga katangian ng isang rider para masabing kamote siya? Yon. So, itong mga sasabihin ko, pawang ano lang, no? Pawang mga experience ko lang sa kalsada, no? Mga nakikita ko lang sa kalsada na masasabi kong kamote sila. So, ang alam ko, ang kamote, masarap naman yun, eh. So, yun lang, nakakapagpabusog siya, pero nakakapagpautot. So, pag tinawag kang kamote sa kalsada, ibig sabihin, namoy utot ka. So, ang baho mo. So, simulan na natin to. Unang-una, paano masasabing isa kang kamote? Ang pinakauna dito, boy bomba. Yan. So, ibig sabihin yan, boy bomba. So, yan yung, kahit nakatigil na bomba pa ng bomba, no? Gustong-gusto niya lang, bumomba, no? Kahit naman nakatigil lang siya, kahit nga siguro ano to, no? Nasa bahay na, bumomba pa rin, no? So, yun, pinakauna natin is boy bomba. Saka ba doon? Pangalawa nating katangian para masabi kang isang kamote is yung racing sa stoplight o pag naka-go signal na yung sa stoplight. So ayan, obvious na obvious yan, madami yan. So ano yan, lalo yung mga nakamotor, magkukumpulan yan sa stoplight. Tapos kapag nag-go na, ano na yan, parang nasa MotoGP na sila, no? So, kanya-kanyang marangkada. Tapos nag-uunahan pa talaga. So, akala mo talaga nasa racing track sila, no? So, talaga unahan sila, no? So, hindi ano yan, ha? So, minsan ginagawa ko rin yan, no? So, kasama rin ako dyan. So, ano lang. Pag nakakita ng go signal, so, pira. So, hindi maganda yan, no? So, baka maka-aksidente ka pa dyan. So, yung pangalawa natin is racing sa go signal. So, ang pangatlo natin, no? Paano masasabing isa kang kamote, no? Ito yung amoy singit. Yan! So, parang ano yan, no? Masim-asim na malibag-libag, no? Amoy singit. Ang sama na yan pag sinabihan ka ng amoy singit. So, anong ibig sabihin niyan? Ang amoy singit, yan yung mga singit ng singit. So, hindi mo naman sila masisisi, no? Kasi, motorsiklo yung dala nila. Tapos, So, singit lang ng singit. Pero, mayroong mga tamang pagsingit at saka yung mga alanganing pagsingit, yung mga maling pagsingit. So, kung alam mo ng alanganin na, tapos pinilit mo pa, so, yun ang masama. Pero kung maluwag naman talaga at wala ka namang kasalubong, so, yun lang, bira ka lang. So, okay lang yung sumingit, pero tansyahin mo rin kung tama ba yung pagsingit mo. Huwag yung alanganin. So, yun, mayroon na nauna sa'yo, so, siningitan mo pa. So, yun. So, yan ang madalas din nagkukos ng mga away sa kalsada. So, siyempre, pag may away sa kalsada, mayroong traffic. So, nagkukos ka rin ng traffic. Ayaw mo ma-traffic, kaya ka sumingit. Tapos ko pa yung nag-cause ng singit. Ay, ng traffic. So, yan. Tawag sa'yo, amoy singit. No. Yung pangapat natin.
Ito yung tinatawag na the always triggered. Yan. So, English to, no? The always triggered. Yan yung mga ano, yung mga makakita lang ng halimbawa, inarangkadahan sila lang mabilis. So, parang kinlaybay sila. So, yun, na-triggered ka agad. So, hinahabol mo ngayon. So, nung nahabol mo na, buti sana kung nahabol mo, pero ano naman, hindi ka naman na, ano, hindi ka naman nakahabol, yun ang ano. Triggered ka na nga, hindi mo pa nabawian. So, yun, yan yung always triggered. So, masama din yan sa kalsada. Guilty rin ako dito, kasi madalas ano din, ginagawa ko rin to. Kapag mayroong ano, kasi dito talaga, biro lang ng biro sa kalsada, no? So, yun, isa rin ako dyan sa always triggered. Wala lang, nagagawa lang talaga minsan yung pagka-abno. So, yun. Panglima natin, no? Sa mga paano masasabi kung isa kang kamote. Ito yung tatawagin kang manong gewang. Yan. So, manong gewang. Ano ang sabihin yan? So, yan yung mga makikita mong ano, no? Kala mo, nasa ano rin, eh. Nasa racetrack din na nagpapainit ng gulong. So, gegewang-gewang silang ganun, no? So, akala mo sila lang yung nagmamayari ng kalsada. So, inuulit ko, guilty rin ako dyan. Yan. So, ginagawa ko rin yan minsan. Pero ginagawa ko yan kapag maluwag naman yung kalsada. Yung wala namang ano, wala namang ibang dumadaan, wala ka namang kasalubong masyado. So, yun lang. Parang ano lang, sinacheck ko lang din kung ano, kung maayos yung kapit ng gulong ko. So, yan. Pero hindi rin na yan. Hindi rin advisable yan sa public road. So, be safe pa rin. So, yun. Manong gewang. Mga ganong-ganon, no? Kala mo, mga ano, yung mga abnoy. So, pang-anim natin, sa, yan, ito ang tinatawag na boy nutshell. So, yan, ano yan? Ako yan, boy nutshell. So, yan yung mga, ano, yung mga tulad ko na, nutshell lang yung gamit na helmet. So, sa akin, kaya lang naman yung nutshell ang ginagamit ko, wala, nasira yung ano ko eh, yung ginagamit ko talagang helmet eh. Tapos wala pa akong pambili. Pwede rin naman biro yung ano, yung mga presyo ng mga helmet ngayon. Tapos hindi ko rin naman pwedeng dahilan na malapit lang naman yung pinupuntahan ko. So yun, ayan, yung mga boy nutshell. Marami din naman gumagamit yun, no? Hindi ko rin alam kung bakit nauso yan. Pero kasi ano din, hindi siya hassle gamitin, hindi siya hassle suotin. So yun, mga boy nutshell, yung madami yan. Ayan, yung iba, mga naiinis pa eh, mga ano, mga naiinis kapag nakitang naka-nutshell ka. Pero sa mga ibang lugar, bawal yung nutshell na yan. So dito naman sa amin eh, di naman hinuhuli. So kaya madami rin gumagamit ng ano, ng mga nutshell na helmet. So yun, so hindi advisable yung nutshell na helmet ha, lalo kung mga ano ka, mag-long ride ka. So syempre hindi mo rin masasabi yung aksidente. Kahit sabihin mong dyan ka lang naman ano, pupunta. So, maglakad ka na lang siguro, no? So, hindi mo rin masasabi kasi kung dyan lang tapos na ano ka, no, na-aksidente ka. Tapos nutshell lang yung helmet, yun na nga. So, yun. Delikado pa rin. So, tayo yan, mga boy nutshell. Yan. Tapos, pang pito, ito yung tinatawag kong the iron head. Yan, the iron head. Ibig sabihin yung mga ano yan, yung mga kala mo bakal yung mga ulo nila, yan yung mga hindi nage-helmet, hindi nagsusuot ng helmet. So, naulit ko, guilty rin ako dyan. So, marami din naman tayong mga nagmumotorsiklo na ano, no, na minsan hindi rin talaga trip mag-helmet, no. Ano, makakarating pa ng highway tapos na mga walang helmet, no, tapos may mga angkas pang mga bata. Tapos may mga bata, wala rin helmet. So, yun. So, parang ano eh, parang kala mo, bakal yung ulo nila na kapag na-aksidente sila eh. Walang mangyayaring masama, no? So, yun. Yung mga legit na matitigas ang ulo, kaya tinawag ko silang iron head. So, yun. Marami din yan. So, kung isa ka dyan, guilty ka rin, katulad ko. At, ibig sabihin, kamote tayo. So, hindi yan na, hindi magandang ano yan, hindi magandang gawin. Tigilan na natin yan. Yun. Tapos yung pangwalo natin, no? So, yung mga ano, mga alias high beam. Yan, alias high beam. So, yan, ito yung ano,
mga rider na nakita na ng halimbawa ikaw, nakita mo na naka-high beam yung kasalubong mo, tapos ang ginawa mo, at kapag matigasan ka rin, nag-high beam ka rin. So yun, nagsilawan kayong dalawa, no? Para kayong mga engot. So mamaya, kakasilaw nyo sa kayong dalawa kayo, nagkabanggaan na kayo. Hindi nyo na nakita yung dinadaanan nyo. So yun. So pag nakita mo na naka-high beam yung ano mo, yung kasalubong mo, so mag-ano ka lang siguro, no? Mag-signal, mag-senyas ka lang, tapos mag-slow down ka, no? Gano'n ka lang din, mag-passing light ka lang, parang pakurapin mo lang yung ilaw mo. So yun, wag mong sisilawin din. Dahil mamaya, ano din eh, matrigger din yan sa'yo. Tapos, pagsimulan pa ng away. So yun, hindi, ano yan, no? Yung iba kasi parang sinasadya na lang na naka-high beam yung mga nila, no? Yung mga sasakyan nila. Lalo yung mga naka-four wheels. Parang nansisilaw talaga, no? So syempre, lugi pa rin yung mga naka-motorsiklo. Tapos, hindi rin ma-ano dyan yung mga naka-motorsiklo, no? Na naka-high beam lagi. Akala mo, mga bulag sa kalsada. Pero hindi mo rin masasabi, baka mas prepare nila yung ano, yung ganun. Pero sana wag naman yung madalas. So yun, alias high beam. Itong pang-siyam natin, ito yung mga ano, yung mga nakakaasar talaga sa kalsada. Ito yung mga tinatawag kong liko muna bago lingon. Yan. So, kilala nyo naman siguro kung sino yung mga yan. Madalas dyan yung mga tricycle driver. Diba? Yung mga liko muna bago lingon. So, akala mo, ano, no? Mga tigasin din, no? So, kung makaliko sila, wagas, no? Tapos yung, ano, akala mo, mag-yuyutan pala. Alam mo, liliko lang, yung pala, iikot talaga ng buo. Sinasakop pa yung mga kabilang kalsada, no? Nang walang lingon-lingon, na akala mo kung sinong ano eh. Mga may-ari ng kalsada, eh, no? Malaki ang bag sa, ano, no? Sa kalsada. So, yun. Kung isa ka dito sa liko muna bago lingon, tigilan mo na yan, ha? Kasi, kung ikaw din, kung ikaw yung nasa likuran ng, ano, nung gantong klaseng rider, so, di ba matitriggered ka rin? So, limbawa na lang, kung mabilis yung nasa likuran mo, tapos ikaw, bigla kang ano, bigla kang lumiko ng walang senyas-senyas. So, anong mangyayari sa'yo? Di ba? So, kawawa ka. Tapos, mandadamay ka pa. So, wag ha. Wag ganon. Kung siraman yung signal light mo, kahit sumenyas ka man lang ng kamay, so, walang ano dyan ha, walang excuse dyan. So, nakakaasar din talaga, di ba? Di ba nakakaasar? So, tigilan mo na yan. Para okay tayo. Ha? Ang pinakahuli natin is yung alamat ng harabas. Yan. So, nuulit ko, guilty pa rin tayo dyan. So, ano nga bang yung tinatawag na alamat ng harabas? Ito yung mga rider na bira ng bira. Yan. Yung akala mo laging nasa racetrack. Yung hindi gawi yung mag-minor. Yung mga ano to eh, mga laging nakapiga sa silinyador eh. Harabas lang ng harabas eh. Kung maka-overtake, talagang wagas. So, akala mo, ano sila eh, no? Siyam yung buhay nila. Akala mo ata, pusa sila eh. Siyam yung buhay. So, walang ganun, no? So, yun nga, yung mga bira lang ng bira. Yung akala mo, laging nakikipagkarerahan. Yung si, ano, bigla na lang bigla mo na lang mararamdaman sa tagiliran mo na biglang zoom. Kala mo ano yun, no? Kala mo big bike yung dala, pero hindi naman big bike yung dala. Automatic lang naman, tapos no, 110cc lang naman, 100cc, 125cc, 150cc. So, minsan ginagawa ko rin yan, ha? Pero hindi tama yan. Tigilan na natin yan. So, hindi ko rin alam. Ano bang mga reason? Siguro mga nagmamadali. So, ayun, yung alamat ng harabas na yan, no? Madaming gumagawa niyan. Siguro 90% ng mga rider, no? Mga, ano, alamat ng harabas. So, maintindihan mo na lang sana kung mga, ano, kung mga naka-big bike, eh, no? Kasi, ano yun, eh, yung mga motor nila, talagang may karapatan naman na magmabilis kasi dugi naman sila kung ano. Kung nasa
takbong 20 lang sila, tapos ano, tapos naka 1000cc na motor. So, lugi-lugi sila sa gasolina doon. So, kaya nga, ano, yung mga prepare ng mga naka-big bike na yun, di sa expressway sila dumaan. Kasi nga, nakakainis yung ano, yung hindi nila magamit yung full potential ng motor nila. So, sa ating mga naka, ano, mga naka, nasa lower cc yung motor. So, huwag tayong, ano, huwag tayong feeling, ano, feeling naka-big bike, no? Nakakala mo walang limit yung ano natin, yung makina. So, ayun. So, ayun. Tapos na tayo dito sa usapang kamote natin, no? Yung mga 10 katangian para masabi kang isang kamote sa kalsada. So, kung meron kang ano dyan, meron kang narinig na isang katangian tapos parang ginawa mo, so, alam mo na. Sasabihin ko pa ba? So, kamote ka. So, kamote tayo. So, anong gagawin natin para hindi na tayo matawag na kamote? So, syempre, bawas-bawasan na natin yung kayabangan sa kalsada. Ayan, no? So, mas maganda yung ano, no? Yung wala kang, ano, no? Chill-chill ka lang sa kalsada, tapos wala kang kaaway, wala kang nagiging kaaway. So, lahat kasundo mo sa kalsada. So, yun. So, yun lang naman, no? Bigla ko lang naisip mag-vlog. So, tapos na tayo dito. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe, tapos mag-iwan ka na rin ng comment, no? Tapos mag-comment ka na rin kung ano pang gusto mong pag-usapan natin. So, yun lang. Ito ulit si Undermoto, ang inyong rider sweet lover. So, inuulit ko, daan-daan sa pagbira. Ayos!